Nabanggit po ni Ms. Cassie Ong sa nakadaan po nating mga hearing na nung nakadaang hearing na boyfriend niya daw po si Wesley Guo. Nakita niyo po mismo yung pagbibigay ni Wesley Guo kay Cassie Ong noong mga bulaklak. Sinasabi niyo po sa komite na sigurado po kayo na magkakakilala si Ms. Cassie Ong, si Ms. Alice Guo at si Mr. Wesley Guo. Yes po, Madam Chair. Okay po. Salamat po, Ms. Baterna. Sunod po na tanong ay kilala niyo po ba si Mr. Duanalen Wu o yung tinatawag po na Big Boss? Aswan Singh first, and then Congressman Fernandez. Mr. Chair, I was hoping to propound some questions to Ms. Baterna, but I could yield my time to Chair Dan Fernandez if it's related to the admin. No. It's something else. Oh. You go ahead. Proceed. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I wish to propound some questions to Ms. Baterna with regard to some of the statements that she made in the previous hearings. Ms. Baterna, noong nakarang hearing po, noong August 22, sinabi niyo po na kayo ay executive assistant ni Ms. Cassie Ong. Tama po ba? Wala po akong sinabing executive assistant po ako. Yung sa papers po. Sa papers. So, sinasabi niyo po ba na hindi po kayo executive assistant or kayo po ay talagang executive assistant ni Ms. Cassie Ong? Hindi po, Madam Chair. Maari ko po, bang tanongin kung bakit po sa mga papel kayo po ay nakalahad bilang executive assistant? Parang nilagay niya po yung name ko, Madam Chair. Meron po kayong meron po ba kayong pahintulot na ilagay po yung inyong pangalan bilang inyong bilang executive assistant sa mga sa final po na petition kaugnay po doon sa eviction case? Wala po, Madam Chair, kasi usually po siya po yung parang ano ba tawag doon? Siya po yung nagde-decide tapos parang ipapasign niya na lang po sa akin. Sir Chair, parang ganun po, Madam Chair. Mr. Chair, may I interject with the indulgence? Ms. Baterna, please tell the truth kasi napag-usapan na po ito last and you were here and Attorney Roque was here. And the petition filed before the Court of Appeals, ang isang mga lawyers doon, si Harry Roque, at isa ka doon sa mga witnesses at saka si Ms. Cassie Ong. And doon sa witnesses, nilagay doon executive assistant ni Cassie Ong, Ronaldine Baterna. So whether you... I would advise you, Ms. Baterna, to respond to, huwag ka magsinungaling kasi kakalabas mo lang. Ngayon, andun, hindi yung nagmagsinungaling, pinirmahan mo yon. Ha? So I would advise you to to tell the truth. Be honest. Ha? Be honest. Kasi kakalabas mo lang, baka naman makontempt ka uli. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank please you, Mr. Proceed. Chair. Let me restate the question then, Ms. Baterna. So, talaga po ba na sinasabi niyo po ba na hindi po kayo executive assistant ni Ms. Cassie Ong? Hindi po, Madam Chair. Siya po yung nagde-decide. Tulad po ng mga papers na pinapapirma niya po sa akin. Ano po ang relasyon niyo kay Ms. Cassie Ong kung hindi niya po kayo executive assistant? Ang boss ko po, siya po yung tinuturing kong boss kasi siya po yung maraming inuutos. Opo. Pwede ko po bang tanungin kung ano po yung mga yung responsibilidad niyo po na ano po yung saklaw ng responsibilidad niyo bilang boss niyo po si Cassie Ong? Ano po yung mga inuutos niya sa inyo? At tulad po nung sa mga papers dahil siya po yung kasi nung una po kinuhanan niya rin po ako ng ID tulad po ng ginawa niya po kay kila Mr. Lin Sangan. Tapos, ang sabi niya po sa akin, parang ililipat daw po yata sa name ko. Yung parang ganun. So, since gawa naman po ng attorney yung mga papers, so iniisip ko po, legal po siya. Yung mga pinipirmahan ko po, Madam Chair. May mga pagkakataon po ba, Ms. Baterna, na nakakasama kayo sa mga lakad ni Ms. Cassie Ong? Ah, yes po. Nabibigyan naman po akong chance. Opo. Base po sa inyo pong pagkakaalam, kasi nabanggit po ni Ms. Cassie Ong sa nakadaan po nating mga hearing na nung nakadaang hearing na boyfriend niya daw po si Wesley Guo. Base po sa inyong kaalaman, boyfriend niya nga po ba talaga si Wesley Guo?
Hindi ko po alam, Madam Chair, kasi hindi naman po siya nag-share sa akin ng mga personal niya po. May mga pagkakataon po ba na nakikita niyo nang magkasama si Ms. Cassie Ong at si Wesley Guo? Parang meron po. Maaari niyo po bang ibahagi sa komite na ito? Ano po yung pagkakataon na yon? Ano pong okasyon? Ilang beses niyo na po sila nakitang magkasama? Okasyon po yun, Madam Chair, parang Valentine's, parang nagbigay ng flower yata si Wesley. Saan po naganap ito, Ms. Baterna? Doon po sa yung aesthetic salon niya po. Kasi nakita na lang po namin yung flowers na dala-dala niya. Nakita niyo po mismo yung pagbibigay ni Wesley Guo kay Cassie Ong noong mga bulaklak? Nung dumating po sila doon, dala-dala niya na po yung flowers, tas kasama po si Sir Wesley. Saan po sila pumunta pagkatapos nun? Sa opisina niyo po ba? Ay, hindi ko na po alam, Madam Chair. Hindi, saan niyo po sila nakita? Sa aesthetic salon niya po. Nandun po kayo sa aesthetic salon? Opo. Hindi po sa inyong opisina? Ay, hindi po. May mga pagkakataon po ba bukod kay Wesley Guo? May pagkakataon po ba na nakita nyo na magkasama si Ms. Cassie Ong at si Alice Guo? Hindi po, Madam Chair. Sa inyo pong pag-alala, kahit kailan po hindi nyo po nakikita pa si Ms. Alice Guo? Once po. Kailan po? Pero ito? Hindi po yung totaling nakaharapan. Opo, maaari niyo po bang ibahagi kailan yung pagkakataon na iyon na nakita niyo si Alice Guo? Hindi ko po madandaan, Madam Chair, kasi doon po ulit sa aesthetic po, may parang pinagawa po siya. Parang ang dami po nagaganap, Mr. Chair, dito sa aesthetic salon na ito. Maaari niyo po bang ibahagi yung pangalan ng aesthetic salon at saan po ito nakatayo? Saan pong, sa Porac po ba, sa Bamban, saan po itong aesthetic center na ito? Ang alam ko po ay dati po, nakatayo po siya sa may friendship, sa friendship po, Angeles. Pero nag-close, no, wala na po yung ano doon eh, wala na po yung, yung store. Lumipat po yata, pero hindi ko po alam kung saan na po nila nilipat. Opo, ano pong pangalan kung naaalala niyo po yung pangalan ng aesthetic center? La Princesa po. La Princesa? Yes. Opo. Po. Sino po ang may-adi nito? Ang pagkakalam ko po kay Ma'am Cassie. Si Cassie Ong po. Opo. Doon po sa aesthetic center na yon, base po sa inyong sinasabi, nakita niyo na po sa dalawang magkaibang okasyon na binisita po ni Wesley Guo si Ms. Cassie Ong at binisita din po ni Ms. Alice Guo si Ms. Cassie Ong doon po sa aesthetic center na ito. Yes po, Madam Chair. Magkaibang pagkakataon po ito. Yes po, Madam. So, dito po sinasabi niyo po sa komite na sigurado po kayo na magkakakilala si Ms. Cassie Ong, si Ms. Alice Guo at si Mr. Wesley Guo. Yes po, Madam Chair. Okay po. Salamat po, Ms. Baterna. Sunod po na tanong ay, kilala niyo po ba si Mr. Duan Renbu? O yung tinatawag po na Big Boss? Yes po, nakikita ko po siya. Nung mga pagkakataon po na nakikita niyo po siya, kasama niyo po ba si Ms. Cassie Ong? Kasama niya. Siya po yung kasama ni Ma'am Cassie po. So sa lahat po ng pagkakataon na nakita mo si Mr. Duan Renbu, lahat po ng pagkakataon na iyon ay magkasama sila ni Cassie Ong. Yes po, Madam Chair. Sa mga pagkakataon po na nakikita niyo sila, ano po iyon? Okasyon po ba iyon o may trabaho ba? Meron ba silang transaksyon na ginagawa? Ilang beses niyo na po ba sila nakita na magkasama? Minsan lang po, Madam Chair, kasi hindi po sila palagi pumupunta doon kung saan po ako nag-work. Opo. Pag sinasabi niyo po na kung saan po ako nag-work, sa Lucky South 99 compound po? Yes po. Okay, para lang po malinaw po sa amin. Hindi po sa Whirlwind, sa Lucky South 99 po. Yes po. Bihira niyo po sila nakikita, pero may mga pagkakataon po na nakita niyo na magkasama sa ilang okasyon na bumibisita si Ms. Cassie Ong at si Mr. Duan Renner Bu nang magkasama.
sa Lucky South 99 office. Yes po, Madam Chair. Opo. Ano po kung ano po yung dahilan na bumibisita po sila sa Lucky South 99 na opisina? Siguro po chine-check po nila yung ano, yung building, parang ganun. Chine-check po yung building? Opo, yung ano ba tawag doon? Yung ano po, yung negosyo nila, parang ganun po siguro, Madam Chair. Opo. So, involved po ba sila sa operasyon ng Lucky South 99? Kaya sila nag-check ng building? Hindi ko lang po alam, Madam Chair. Opo. Sige po. Sa Lucky South 99 po, kayo po ay treasurer ng Lucky South 99? Hindi po. Ano po ang official designation nyo? Wala po ba kayong official na designation doon? Yung corporate secretary po. Kaso opo. Papers only. Hindi wrap up, Congresswoman Sunsing? Opo. Ito pong mga, kasi po yung Lucky South 99, meron po mga utilities na binabayaran tulad po ng tubig at kuryente. Nakikita nyo po ba yon kapag merong mga ganun na pinaprocess? Yung mga dumadating po ng mga bill? Hindi po, Madam Chair. So, hindi nyo po nakikita? Hindi po. Hindi nyo din po alam kung ano yung billing address ng Lucky South 99? O alam nyo po ba? Billing address po? Opo. Kapag yung address po, lang po yung alam ko, pero yung billing address na ginagamit po nila, hindi po. So, hindi po kayo involved doon sa pagbabayad ng utilities, tubig at kuryente? Hindi po. Okay. Sige po. Huling tanong na lang, Mr. Chair, nabanggit po sa mga nakarang hearing na kayo po ay shareholder at officer ng Fujian Shen Amoy at Lucky South 99. Tama po ba? Yes po, Madam Chair. Alam niyo po ba kung magkano po yung equivalent ng value ng inyong shares na hinahawakan sa Fujian Shen Amoy at sa Lucky South 99? Sa totoo niyan, Madam Chair, hindi ko po talaga siya matandaan. Opo. Hindi niyo po natatandaan o hindi niyo po alam? Hindi ko po alam. Opo. Kasi, Mr. Chair, mahalaga po yung katanungan natin na ito. Kasi po, sa estimate po, ang value po ng shares na hawak ninyo sa Fujian Shen Amoy ay naglalaro sa 1.5 million pesos. At sa Lucky South 99 naman po, ilang million din po. Higit po sa 1 million. Ngayon po, kung nakapangalan po sa inyo yung shares na iyon, sinasabi nyo po ba dahil hindi nyo po alam kung magkano, hindi po kayo yung actual na nagpasok ng pera para po makuha yung shares na ito? Wala po talaga akong idea dun sa amoy. Last question, Congresswoman Sunsing. So, yes, Mr. Chair, thank you. So, ang huling tanong ko po, wala po kayong pinasok na pera? Wala po. Kahit wala po nakalagay kayo bilang shareholder dito po sa dalawang kumpanya na ito? Yes po, Madam Chair. Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair? Yun lang po yung aking mga katanungan, Mr. Chair. Yung iba po sa aking mga katanungan para po kay Ms. Cassie Ong, pero dahil po sa kasalukuyang sitwasyon po, I will reserve it for okay, the other sige. Hearings. Okay, thank you, Congressman Sunsing. Congressman Dan Fernandez. I move to suspend this WADCOM hearing. Mr. Chairman, before we roll with the... Chairman, just admin lang po. Kasi we issue subpoena for Mr. Wu. And COMSEC asked me that the PNP be directed to coordinate with COMSEC and SAA so that we can locate the address of Mr. Wu for that suspend, Mr. Chairman. Okay. SEC also, can we ask you to please submit to the committee all corporations registered under the name of Mr. Duan Ren Wu, the same name mentioned earlier, owning the company Lucky South 99. We will comply, Your Honors. Thank you. So there is a motion to suspend, and hearing no objection, we are temporarily suspending this committee hearing, and thank you very much to all our resource persons for your cooperation and patience. See you again in our next hearing.